Boom! Hi, good morning mga bunny. So ayun guys, tapos na tayo. Hello guys, welcome back to our channel. So, for today, may grooming tayo. So, yung ano, second video na to. Nagustuhan naman nung may-ari yung gupit. So, ganun ulit yung gupit niya nung ano, last two months. 2 months yata na itong nag-groom. So, yun. Maiksi ulit sa buong katawan, sa paa, trim, tapos poodle feet, tapos round head, yung bear face. Cute. So, yun. Simulan na natin. Okay. Let's go. Doggy. Doggy nga pala yung pangalan na ito. So, pinag-isipan yung pangalan, guys. Doggy! Standard poodle. Ayaw kasi pa poodle face eh. Mas maganda daw yung ano. Mukhang bear. Teddy bear face. Okay, tara. Let's start na natin. So, second video na to, itong asong to, si Doggy. So, i-shave natin dito sa ano, buong katawan, tapos pupulong fit natin, so shave natin dito, hanggang dito, shave tong buong dito. So, yeah, shave. Okay, start na natin guys. Sa'yo pang shave ko. So, yun guys, start muna natin dito sa paa, i-pupulong fit muna natin siya. Bali, shave lang natin dito. Buong to, shave natin. So, yun lang yung pulit. Kita mo yung sarili mo. Kita mo ang titin mo. Yun, natapos na dito sa kabila. Isa-isa. So, next tayo. Isang paa. So, yan. Yan ang poodle feet na tinatawag. Para malinis. Dito na lang natin mamaya. So, okay. Dito na tayo sa kabila. Oh. Yung barak pala. Sobrang madami guys. Thank you.
nag-order pa naman ako. Ganun din yung gagawin natin nung last time niya. Maganda ba yung ito sa akin? Pagong buhok. Grabe. Pasok sa akin dito. Siya din ang ano, bakit ako nasa abroad. Siya tumulong sa akin. So, thank you, thank you. At din ako nagsisihan at marami akong natutunan dito sa ano. So, yun guys. Thank you mga pag-asaw niya. Papabalik niya. Yun, last day niya na bukas. So, sana maging masaya ka dyan sa papasok mo. At ingat lagi. So, nakawala ka na sa kulungan. Sa totoo lang. Pero hindi ko lang pinagsisihan na nakapasok ako na dito. Okay nga sa akin. Marami akong natutunan. Kahit mababa yung sahod. Parang pang kahit pang budget lang. So, yun nga pala. Sa mga balak. Sa lahat ng balak na mag-abroad dyan. So, pag-isipan nyo mabuti guys. Pag-isipan nyo. Mag-isip kayo ng ilang beses. Kung kaya nyo. Kaya nyo ba ako basta, kung may magkamag-anak kayo, nagtutulong sa inyo. Sa akin kasi wala akong kamag-anak dito sa Dubai. So, nasa Abu Dhabi silang lahat. Eh, medyo malayo-layo din yun. At saka, so, yung kamag-anak ko rin, kinulungan din ako. Na nakapunta din dito dahil sa akin nakapunta din ako dito. Si Ate Jel. Sorry po. Tapos yun. So, sa lahat ng kung magbalak nito pero pag-isipan niyo po mo. Kasi ako talaga sa sobrang hirap talaga mag-upload guys. Eh, parang pagsakto lang sa budget ko yung sahod ko dito. Eh, wala. Medyo mahal. Mahal din kasi yung dito ng sa Dubai. Guys. So, kaya pa na ako nakapag-ipon. So, yun. Buti na lang nandito si, nandiyan lagi sila. Si Daddy Adam. Kung ano nga, wala. Kung wala akong pera siya, parang niya ako mag-utang. Napag-utang niya ako. Ang budget. Kasi kailangan ko din magpadala. Pinapadala ko nung una.
kapag ako pinapas ng papadala ako para makatulong doon. Matulong ako, kahit pa paano. Eh, yun naman yung purpose ko talaga dito. Kaya ako nag-abroad. So, yun. Siya yung tumulong sa akin. Pagdating sa financial. So, thank you. Pero, survive pa rin ako dito sa Dubai. So, yun. Ingat ka lagi dyan, Godness. Basta, sa, yun nga. Yung tinatanong ko, sinasabi ko. Sa lahat ng mga balak mag-abroad, at iniisip nilang parang madali lang mag-abroad. So, ako na po nagsasabi sa inyo. Mahirap. Buo yung loob nyo, mag-abroad. At kaya nyo naman. At may, alam nyo, may tutulong sa inyo. Kung sakaling nagipit kayo. Tutulong sa inyo pa mag-anak, kaibigan. Bait. Yun. Go lang, guys. Basta sa, para sa akin lang, mahirap mag-abroad. Yun lang naman. So, happy Eid Mubarak nga pala ulit. So, yung di, ingat lagi dyan, ulit. Ayun lang. Wala kang sa ulo nga. So, yung ito na sabi nga, wala na siya sa ulo nga. Kasi parang ulo nga sa creative. Wala kang para patang magpahinga din dito. Sa akong, tulad niya yun. Dapat 6 hours lang yung pasok. Lahat. Lahat ng lang dito. Sabi nila lahat. Kasi naayot sa batas yun. Eh, kamadali na yan, 6 hours lang ang pasok. Sa potential Filipino ba tayo, eh, wala tayong parapatan. Wala tayong parapatan. So, ganun pa rin ang oras ng wait natin. At hindi, dapat double pay din yun, kaso, wala eh. Hindi din yung double pay, wala daw. Normal day. Para sa mga Pilipino. Ayoko ba dito? Basta swertihan na lang talaga sa utang yung mapapasukan, guys. Kung ano, mag-isa lang kayo sa abroad, sa mga mag-isa dyan sa abroad, ingat lagi. Alam ko, sobrang hirap na hirap na dito. Kasi, pakawalain mo yun. Magkakasakit ka. At mapapagyaan mo yung pagkatugad mo. Walang mag-aalaga sa'yo, kundi sarili mo. Siyempre, alam naman aalagaan ka ng mga kasama mo, kaya may pamilya din yan. Pa-iintindihin din nila yun. Mga ano, may stress din yan. Tuloy natin. Lahat. Maraming problema. Dapat kaya nyo. Kaya para sa akin, mahirap ang abroad, guys. Para sa akin, sobrang hirap. Kung mahirap yung loob mo, baka hindi mo kaya nyo. Ay, medyo malakas-lakas naman sa akin. Ayun. Pinakaya naman. So, sulit lang. Sana makasurvive. Hanggang matapos yung contract. Kontrata na rin. Sige na tayo kamuli. Good pa. Kaya ito lang ngayon po, basta makauwi ako. Okay na sa kanya. Ngayon lang, ngayon lang naman. Ang hirap talaga. Ang best kong bato dito ko nga mahirap. Wala kang karapatan dito. May ibang bansa. Oh, medyo hindi maganda yung pakiramdam ko rin. Kaso wala kang karapatan ng pahinga. Napagalita ka, masatang niya ka o ano. Accept ka, questioning ka. Ito ganyan, ganyan. Wala ka pang insurance. Ay, hirap. Sa mga ano, sana makunawaan nyo. Mga may pamilya sa abroad. Sana mga intindihin nyo yung mga pamilya nyo sa abroad. Mga nagahanap buhay para lang sa pera. Minsan hindi na nila na iisip yung sarili nila para lang subukan kayo sa Benta Pinas. Sana mga musta rin kayo minsan sa mga nasa abroad. Kamusta nyo sa nakakayat pa maday. Hindi na talaga nila kinakayat. Nagtitiis na lang sila. Minsan nakakapagpalakas din ang loob yung mga musta. Mama, kahit isang kamusta lang sa kamag-anak niya sa Pinas. Sobrang pagod nila sa trabaho. Kamustahin niyo lang sila. Sapat na sa kanila yun.
Thank you.